Hello guys, welcome back sa ating channel. Maraming salamat nga pala sa mga bago nating subscribers. At kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag mong kalimutan na mag-subscribe. At pindutin ang notification bell para ma-update ka kung may bago tayong video. So guys, kumusta kayo? Dito, lockdown pa rin tayo. Mahigit ng isang buwan. Sana matapos na para makasampan na rin tayo ng bargo. Nakakainip na rin dito sa Pilipinas. Halos mag 4 months na ako dito. Sa May 9. 4 months na ako sa May 9. So, guys, ingat kayo dyan kung nasan man kayo. Yung mga nasa bakasyon, dito muna tayo. Aral-aral muna tayo. So, guys, ang topic natin ngayon ay tungkol sa BP port-to-port. Ito yung distance calculator na ginagamit natin. Okay guys, mag-umpisa na tayo. Naalala ko pala mga kabaro, dun sa mga kabaro kong seaman, sa mga OFW. Kung naghihintay kayo ng update tungkol dun sa video natin kahapon, tungkol dun sa 10,000 peso kas assistance ng OWA. So, wala pa po silang tawag, hindi pa rin tumawag ang OWA. Dahil lang sabi nila, ang last nilang message sa atin is tatawagan daw tayo about dun sa 10,000 pesos na yon yung assistance nila para sa mga OFW, sa mga seaman, sa mga land base. Pero hanggang ngayon wala pa rin tawag, so hintay-hintay lang tayo. Pero wag na rin tayong umasa para hindi tayo masaktan. So yun nga guys, punta na tayo dito sa ating topic, sa application. Ito yung distance calculator. Maganda ito guys sa pag humingi si kapitan o kaya ang charterer, may message sila ng distance. Sasabihin ni kapitan sa iyo, kumuha ng distance, mabilis ang distance para bibigay natin sa charterer o kaya sa company. So ito magandang gamitin kung rap yung distance na kailangan ni kapitan. So itatype mo lang dito, ito yung nasa left side, upper corner. Tatype mo lang dito yung departure port at saka yung destination. So lalabas na dito ang gagamitin mo. Ilalagay mo rin pala dito yung departure date at saka yung speed as per charterer na speed, or itanong mo na rin kay kapitan kung anong speed. So guys, para hindi tayo mahirapan sa paggawa ng passage planning, basta ang isipin nyo palagi, nag-uumpisa ito palagi sa kapitan o sa message ng charterer. So doon palagi kayo magbabase para hindi kayo malito. Kaya nakakalito guys, karamihan sa atin hindi natin alam kung saan magsisimula. Kaya nahihirapan tayo. Kaya minsan yung mga third officer, hindi natin kahit binibigyan na tayo ng promotion, alanganin palagi tayo dahil hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. So guys, ito palagi ang sinasabi ko sa mga video ko. Pag ganito na passage planning, palagi kayong sa email magsisimula. Sa message ng charterer o ng company, doon palagi nagsisimula ang passage plan. Babantayan nyo lang palagi yung email. At kung ano mensahe, minsan may tawag, pero mas mahalaga yung email dahil yung tawag wala tayong ano doon. Baka mabulilyaso tayo pag sa tawag tayo nag-base. Kung palagi tayo magbe-base sa email ng charterer tapos kay kapitan, confirmation ni kapitan. So yun nga guys, maganda itong application ng BP port to port na ito. Ilalagay mo lang dito yung departure at saka destination, speed, departure date, lalabas na yung total distance at saka yung ETA mo. So guys, ituturo ko sa inyo kung paano makakuha nito, kung paano maka-download nito online.
for free. So guys, dito tayo sa ating internet browser. So ilalagay ko na yung link nito sa description para hindi na kayo mahirapan. Ilalagay ko yung description, sa description itong link sa taas. Yan, makikita nyo itong naka-highlight ng blue. Ika-copy ko ito sa video natin, sa description ng video na ito sa baba. Doon nyo na lang i-click sa description para hindi na kayo mahirapan maghanap ng link. So ito guys, pipindutin nyo lang yung download. Tapos ilagay nyo na sa desktop yung destination ng file nyo para madali sa desktop. Ang lalabas, ito yan, kung nakikita nyo ito, yan guys. Ito, BP Distance, ito, version 2.0. Naka-ano ito, naka-zip file. So i-extract nyo ito, pag na-extract nyo ito, right click nyo, extract files. Ang lalabas ganito, naka-folder na yan, itong isa. So wala na ito, pwede nyo na i-delete. Ito na ang BP Distance port to port. So i-open nyo yan. Ang gagawin nyo, open nyo yan. Tapos yan, open nyo yung folder. Tapos i-run nyo itong setup.exe. I-click mo yan, double click, para maglalumabas yung installation. Tapos sa kapag na-install mo na, may lalabas yan, hihingi ng key, ng registration key. So ito yung ilalagay mo, kasama na dito ang registration key, key.txt.txt. ito, i-double click mo yan, lalabas na dito yung kanyang installation key. Yan, nakalagay dito. Ito lang ang i-copy paste mo para hindi ka na mahirapan mag-type. So yun lang guys, i-type mo lang installation key. Kapag na okay na, pindutin mo itong ito, itong file na ito, para ma-update siya yung ating dinownload na BP port to port. I-double click mo yan para ma-update. So yun lang guys, ganun lang kadali. Wala kayong babayaran na makakuha kayo ng BP port to port. So guys, huwag nyo nga palang kalimutan na i-share itong ating mga video sa inyong mga kasamahan. I-share nyo sa inyong mga Facebook para malaman din, para maturuan din natin yung iba na kagaya natin na gusto rin matuto. So ipakalad nyo sa inyong mga Facebook o ibigin nyo sa mga kaibigan nyo yung ipakita nyo yung video natin para matuto rin sila guys. Mas maganda na yung nagtuturo tayo sa ating mga kasamahan na mga kapwa natin na Filipino seaman para matuto rin sila, hindi lang tayo. So guys, yun lang, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-update kayo kung may bago tayong upload. Thank you guys and God bless.